Banal at mahabaging Ama naming Diyos na nagmahal sa amin at nagbigay ng kaligtasan at kaligayahan. Salamat po sa oras na ito, sa inyong pagbibigay ng Young Adult Retreat 2020 sa gitna ng itong panahon ng kahirapan. Nalalaman mo, Panginoon, yung puso ng mga kapatiran na naghahanap ng
kalooban ng Panginoon at nakikita niyo po yung kanilang hangarin sa inyong salita at sa pakikipagtungo sa bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoon. Nandito po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong salita at makaroon ng kalakasan, kaaliwan sa pamamagitan ng Young Adult Retreat. Samahan niyo po kami magmula sa simula na itong gawain hanggang sa katapusan. Baguhin niyo po ang puso ng mga kapatidan upang bumangon po kami patungo sa iyo at tumakbo para sa maluwalhating kalooban ng Diyos. Nagtitiwala po kami sa inyong pagpanubay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesu Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Apokalipsis chapter 19 verse 7. So, Apokalipsis chapter 19 verse 7. Okay po, pag nakita niyo po ito, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating na ang kasar ng kordero at inihanda na ng Kanyang magiging asawa ang Kanyang sarili. So kahit hindi po tayo nakapagtipon sa retreat center para sa young adult retreat itong taong 2020, salamat sa Diyos dahil sa Kanyang pagbibigay sa atin ng itong pagkakataon kahit sa online, sermon, sa online fellowship, kahit papaano, magkakaroon po tayo ng pagkakataon na lumakas tayo sa ating pananampalataya. Pag nakita natin yung mga uling, pag naghiwalay sila, namamatay yung apoy, nawala yung init. Pero pag sama-sama, bumabalik po yung init at apoy at magagamit sa pagluluto ng mga barbecue, sa mga masasarap na pagkain. Ganon din po tayong mga Kristiyano, paghiwalay po tayo, so mahina tayo. Pero pag sama-sama po tayo, doon po magkakaroon po ng yung kagalakan at kalakasan at kaligayahan. Kaya kahit nasa online po tayo, sana itong Young Adult Retreat ay magbibigay ng revival sa mga kapatidan. Yung slogan po ng itong Young Adult Retreat ay ano po? Behold, the hour is coming. The hour is coming. So nakikita po natin nga kung ano ang nangyayari sa ating panahon. Maraming mga signs ng last day ay nangyayari sa itong panahon. Pero karamihan po ng mga tao po ay hindi po sila nagbibigay ng pansin sa mga nangyayari. Wala po silang idea kung nasa anong panahon po tayo ayon po sa Biblia. So kahit sa mga Kristiyano po, habang malapit yung araw ng pagbalik ng Panginoon, dumidilim po yung panahon. So pagulo na pagulo,
padilim na padilim yung takbo ng salibutan. Kaya kung hindi po tayo gumigising, kung hindi po tayo magising sa ganitong panahon, madali po tayong matutulog sa mga alalahanin sa buhay, sa mga kayamanan sa salibutan. Kaya kahit ligtas na po tayo, kahit alam natin kung ano ang signs ng last day, pero kailangan pa rin sikapin natin yung sarili. Kailangan pa rin sikapin magising, gumising sa gitna ng ganitong mga nangyayari. So, doon po sa topic, yung unang session, pinag-aralan po natin tungkol sa mission. Yung unang session po ay about mission. So, kung ano ang dapat gawin natin bilang isang yung sundalo, soldier of Christ. Pag sabi natin soldier, may mission, di ba? Pag sinabi natin soldier, yung sundalo, may mission kung ano ang dapat gawin. So, sa itong second session, pangalawang session po, ay yung topic po ay Bride of Christ Waiting for the Lord's Second Coming. So, yung topic po dito sa second session po ay yung Bride of Christ. Yung Bride of Christ, yung bride po, babae, ikakasa. So, yung bride, malapit na sa wedding. Malapit po sa wedding. Kaya, pinapaganda po niya yung kanyang mga hitsura. Iniingatan po niya yung kanyang sarili para maging handa po siya sa araw ng wedding. Yun po yung bride. So, mahalaga po yung dalawang topic. Sa unang topic, about mission. Second topic po ito, about kalinisan bilang isang bride of Christ. So, dito po sa chapter 19, verse 7, tayo'y magalak at tayo ay magpakasaya at ibigay natin sa kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. So, sabi po dito, dumating na ano po? Kasal ng kordero. Yung kordero po, sino po yung kordero? Si Jesus. Lalo po doon sa Revelation, Apokalipsis, maraming beses nakikita natin yung salitang kordero. So, pag nakita natin yung salitang kordero, so isipin po natin ito ay si Jesus. Kordero, kasal ni Jesus. Kasal ng kordero. At inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. Naka-ready na yung magiging asawa. Sino ito? Si Jesus ay kordero ay lalaking ikakasal. Sino po ang babaeng ikakasal? Yung mga Kristiyano. Yung mga yung iglesia na binubuo ng mga ligtas na Kristiyano, iglesia po ay babaeng ikakasal. Babaeng ikakasal. So, verse chapter 21, isa pang verses, Apokalipsis chapter 21, verse 1, hanggang verse 2, babasahin ko po. Nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhas sa Diyos na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. So, chapter, the same chapter, verse 9,
At dumating ang isa pa, isa sa pintong anghel na may pitong mangkok na puno ng pitong huling salot, nagsalita sa akin na nagsasabi, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero." At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang banal na lungsod ng Jerusalem na bumababa mula sa langit buhay sa Diyos. So ito po yung ipinakita ng Diyos kay Juan. Yung bagong lungsod na Jerusalem. Ano ba itong bagong lungsod na Jerusalem? Ito po ay babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero. Asawa ng kordero. Babaeng ikakasal. So ito po yung purpose. Ito po yung purpose. Ito po yung plano ng Diyos. Ito po yung layunin ng Diyos. Mula doon sa halamanan ng Eden, mula doon sa creation, hanggang ngayon, hanggang sa katapusan ng history, ito po yung plano ng Diyos. Yung bagong Jerusalem, yung babaeng ikakasal, yung asawa ng kordero. Kung ready na po ito, tapos na matatapos na yung history ng mundong ito. So yung mga taong ligtas, yung mga taong ligtas po ay kasali sa itong bagong Jerusalem. Kasali po sa itong babaeng ikakasal, asawa ng kordero. Para may idea po tayo tungkol sa babaeng ikakasal, pag mayroon po silang schedule ng wedding ceremony, so yung lalaki, tinatawag na lalaking ikakasal. Yung babae, tinatawag na babaeng ikakasal. Meron na tayong schedule ng wedding. Pag malapit na malapit, yung araw na yon, araw ng wedding, ano po yung ginagawa ng babae? Ano po yung ginagawa ng babae? Babaeng ikakasal. Yung ordinaryong babae, saka yung babaeng ikakasal, parang iba po yung puso. Yung babaeng ikakasal, yung focus niya ay lagi sa kay yung lalaking ikakasal. Hindi po niya iniisip, hindi po siya tumitingin sa ibang lalaki. Tama po ba? Malapit na yung wedding ceremony. Pero pwede ba yung babaeng ikakasal tumingin sa ibang boyfriend? Ibang lalaki, pwede ba ipasok sa kanyang puso yung ibang lalaki? Pag nalaman ng lalaking ikakasal, yung puso ng babaeng ikakasal, may ibang lalaki sa puso niya, anong mangyayari? So, dapat isa lang na sa puso ng babaeng ikakasal. Ganun din po sa puso ng lalaking ikakasal. Yung lalaking ikakasal dito ay si Jesucristo, husband. Okay? So tingnan po natin muna kung ano po ang position, ano po ang position po natin sa harap ng Diyos. Kung ano ang position natin. Napakahalaga po yung ating position. So para may idea po tayo kung sino ako sa harap ng Diyos. Kung gaano kahalaga ako sa harap ng Diyos. Kung ano ang dapat kong gawin. Para may idea po tayo doon, kailangan po natin malaman yung position po natin. Yung position. Sino ako? So, pumunta po tayo sa Isaiah. Isaiah chapter 45 verse 5.
Isaiah chapter 45 verse 5 to verse 8. So verse 5 po, babasahin ko po ito. So nandiyan na ba kayo? Sapagkat ang lumalang sa iyo ay iyong asawa. Nakita niyo po? Ang lumalang sa iyo ay iyong asawa. Panginoon ng mga hukbo ay kanyang pangalan. Ang banal ng Israel ay inyong manunubos. Ang Diyos ng buong lupa ang tawag sa kanya. So, maraming pangalan, di ba? Panginoon ng mga hukbo ay kanyang pangalan. Panginoon ng mga hukbo, tapos ang banal ng Israel ay inyong manunubos. Ang Diyos ng buong lupa ang tawag sa kanya. So, maraming pangalan, di ba? Maraming tawag sa kanya. Pero isang napaka-special na tawag sa kanya, your maker is your husband. Your maker is your husband. So, ano po yung relation ng dalawa? Asawang husband and wife. Okay. Yung position po ng nilikha ng Diyos ay position ng asawa. Tama po ba? Your maker is your husband. Kung ganun, yung mga nilikha ng Diyos, ano po yung position ng mga nilikha? Yung asawang babae, wife. May ano po yung meron sa pagitan ng husband and wife? Love, pag-ibig. Yun po yung purpose. Sa pagitan ng husband and wife, may pag-ibig, may pangmamahal. Kaya nung nilikha niya tayo, tinatawag niya tayo asawa. Ibig sabihin, minamahal kita. Para may idea po tayo, ginamit po ng Diyos yung example, yung relation between husband and wife. Para may idea po tayo, paano? Pag-ibig ng Diyos, paano? Ano ang pag-ibig ng Diyos? Parang walang idea. So, para may idea po tayo, ipinaliwanag ng Diyos sa atin na gamit po yung mga husband and wife. Your maker is your husband. Ibig sabihin, minamahal kita. Ang problema po sa halaman na ng Eden, so anong nangyari sa halaman na ng Eden? So, umalis na. Iniwanan po ni Eva saka si Adan ang pag-ibig ng Diyos. Iniwanan. So chapter 54 verse 6, chapter 54 Isaiah verse 6, sapagkat tinawag ka ng Panginoon gaya ng asawang kinalimutan at nagdadalamhati ang espiritu, parang asawa ng kabataan nang siya ay itakwil, sabi ng inyong Diyos. Sa ilang sandali ay kinalimutan kita, unit titipunin kita sa pamamagitan ng malaking pagkahabak. Sa unang uumapaw na puot ng sandali ay kinubuli ko ang aking mukha sa inyo, unit kinaawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandahang loob. So, ganito po yung story dito. Sa una, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa larawan ng Diyos. Okay? Para sa pag-ibig. Pero iniwanan siya ng tao. So, parang isang asawang babae ay umalis na. Umalis na sa kanyang asawang lalaki. Umalis na. Kaya may galit po, di ba? May galit sa puso ng lalaking asawang lalaki.
Bakit iniwanan niya ako? Okay. Bakit tumalikot siya sa akin? Bakit umalis na siya sa akin? Sa loob ng sandaling panahon, sa ilang sandali, kinalimutan kita. Sa ilang sandali, kinalimutan kita, unit titipunin ka sa pamamagitan ng malaking pagkahabag. Tatanggapin kita, titipunin kita. Okay. Ito po yung plano ng salvation. Second Corinthians, pumunta po tayo sa 2 Corinthians chapter 11. Chapter 11 verse 3, 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Unid ako ay natatakot na kung paano si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuan. Ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Ano po yung nangyari sa halaman ng Eden? Si Eva dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuan. Sabi ng Diyos, di ba? Your maker is your husband. Pero yung asawa, ano po yung ginawa ng asawa? Okay. Pumunta siya sa ibang lalaki. Sino po yung ibang lalaki? Si Satanas. Yun po yung nangyari sa halamanan ng Eden. Ang Diyos na lumalang sa atin, sa mga tao ay husband. Pero ang ginawa ng tao ay umalis na sa kanyang asawang lalaki at pumunta sa ibang lalaki. Sino po yung ibang lalaki ito? Si Satanas. Ano po yung ginamit ni Satanas sa halamanan ng Eden? Yung bunga, di ba? Bunga ng punong kahoy. So, tingnan po natin sa Bible, Genesis. So, Genesis chapter 3, verse 6. Very handsome guy, parang ganun po. May asawa na, pero tumingin sila sa ibang lalaki na may guwapo. Okay. Chapter 3 verse 6, kaya't nang makita ni babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino. Okay. Mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, dapat nasain upang maging matalino. Yung lalaki na humila, natukso kay Eva, parang ganito po. Yung matalino siya, guwapo siya, okay? Very handsome. Ito po yung mga temptation ng salibutan. Kung titingnan po natin yung salibutan, maganda po o hindi? Maganda. Masarap. Matamis. Kinagamit po ni Satanas lagi yung mga matatamis na bagay, yung magagandang bagay, masarap na bagay, okay? Maginhawang bagay para matukso, para madaya yung mga tao. Kaya yung kanina nabasa po natin 2 Corinthians chapter 11 verse 3, kung paano si Eva ay dinaya ng ahas. Si Eva ay dinaya ng ahas. Dinaya ng ibang lalaki, parang ganoon. Para ma-idea po tayo. Si Eva ay dinaya ng ibang lalaki sa pamamagitan ng katusuan. Umalis.
Kaya ang puso ng Diyos, ano po yung, kamusta po yung puso ng Diyos? Nalungkot. Tapos nasaktan, nalungkot. Pumunta po tayo sa Hoseas chapter 1, Hoseas, Lumang Tipan, Hoseas. Hoseas chapter 1 verse 2. Babasahin ko po. Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Hoseas, sinabi ng Panginoon kay Hoseas, "Humayo ka, mag-asawa ka ng isang bayarang babae, at makaroon ka ng mga anak sa bayarang babae, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking kahalayan dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon." So, pagtalikod nila sa Panginoon. Tumalikod sila, Panginoon. Tumalikod sila sa Panginoon. Umalis po sila sa Panginoon. Ito po yung ginawa ng mga tao sa Diyos. Gumawa ng malaking kahalayan dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon. Kaya sinabi niyang Diyos kay Hoseas, propeta, so tingnan po natin mabuti kung ano ang utos ng Diyos kay Hoseas. Mag-asawa ka. Mag-asawa ka ng isang ano po? Bayarang babae. So pwede ba natin gawin ito? Mag-asawa ka sa bayarang babae. Kasi bayarang babae, maraming ibang lalaki. Hindi lang isang lalaki pumunta sa kanya. Pagsabing bayarang babae, napakaraming mga lalaki sa paligid niya. Pero sabi ng Diyos kay Hoseas, mag-asawa ka sa bayarang babae. Sino po itong bayarang babae? Israel. Tapos, lahat po ng mga makasalanan. Lahat po ng mga makasalanan na umalis sa Diyos, tumalikod sa Panginoon, ay bayarang babae. Dapat sa Diyos lang tumingin, di ba? Siya po ang lumikha sa atin. Siya po ang gumawa sa atin. Dapat sa Kanya tayo tumingin. Sa Kanya po tayo mag-focus tayo. Pero dahil sa kagandahan ng salibutan, dahil sa mga bagay na magandang tingnan, masarap tingnan, yung sana magiging matalino ako dyan, kaya tumitingin po tayo sa mga magagandang bagay sa salibutan. Yun po yung mga ibang lalaki. Dapat ang Diyos lang nasa ating puso, yun po yung tunay na pag-ibig. Ang Diyos po ay nag-focus lang sa akin. Tayo po ay target ng Kanyang pag-ibig. Tayo po ay purpose ng Kanyang creation. Tayo po ay plano. Tayo po ay purpose ng Kanyang creation. Lagi po siya tumitingin sa akin lang. Yung Kanyang mata ay nasa akin lagi. Pero yung ating mata ay hindi lagi sa Kanya. Tumitingin tayo sa ibang lalaki. Ay, maganda ito. Ay, guwapo siya. Ay, masarap tingnan yan. Baka masaya ako dyan. Magiging masaya ako. Sa ating puso, daming mga ibang mga makamundong bagay ay pumapasok. Kaya sabi ng Diyos kay Hoseas, mag-asawa ka ng isang bayarang babae. Hindi natin kayang ito, di ba? Hindi natin magawa ito. Bayarang babae siya. Maraming ibang lalaki. Hindi siya makafocus sa akin. Aalis siya. Mamaya, wala na siya. Iiwanan niya ako, bayarang babae. Yung meaning po ng bayarang babae dito ay bawat isa sa atin. Noon, hindi pa tayo naligtas. Noon, hindi pa tayo na-save, isa rin po tayo sa itong bayarang babae. Pero sabi ng Diyos, mag-asawa ka
sa bayarang babae. Ibig sabihin, second chance. Second chance. Hosea chapter 2 verse 19. Hosea chapter 2 verse 19. Ito po yung puso ng Panginoon. Kahit iniwanan siya ng tao sa halamanan ng Eden, tapos nag-enjoy sila sa salibutan. Pero ganito po yung puso ng Diyos sa atin, verse 19 hanggang 20. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At gagawin kitang asawa ko magpakailanman. Gagawin kitang asawa ko sa katuwiran at sa katarungan, sa tapat na pag-ibig at sa kaawaan. Gagawin kitang asawa ko sa katapatan at makikilala mo ang Panginoon. Anong sabi ng Diyos? Gagawin kitang asawa ko. Gagawin kitang asawa ko magpakailanman. Manumbalik ka sa akin. Parang ganun po. Manumbalik ka sa akin. Iniwanan mo ako, tapos naghanap-hanap ka ng kaligayahan sa salibutan na tumitingin sa ibang mga lalaki, pero alam mo naman na walang tunay na kaligayahan at kasayahan sa salibutan. Nandito pa rin ako para sa iyo. Naghihintay pa rin ako dito sa iyo. Manumbalik ka sa akin. Gagawin kitang asawa ko. Ito po yung sinasabi ng Diyos sa bayarang babae. Gagawin kitang asawa ko. Hindi ko na alalahanin pa ang inyong dating kasalanan, dating pamumuhay mo, dating ginawa mo sa salibutan. So, nakalimutan ko na. Hindi ko na alalahanin pa. Basta, manumbalik ka sa akin. At gagawin kitang asawa ko, magpakailanman. So, tingnan po natin yung ating dating pamumuhay. Okay? Titus chapter 3, verse 3. Titus chapter 3, verse 3. Sapagkat tayo rin naman noon dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalilang, mga alipin ng sarisaring pangyanasa at kalayawan na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasukulam-sukulam at napupuo sa isa't isa. Ganito po yung dating pamumuhay. Ito po yung buhay ng bayarang babae. Ito po yung buhay ng bayarang babae. Mga hangal, mga suwail, mga nilalang, mga alipin ng sarisaring pangnanasa. Alipin ng sarisaring pangnanasa at kalayawan. Namumuhay sa kasamaan at inggit. Pero mula nung umalis na sila sa halamanan ng Eden, nung pinalaya sila ng Diyos sa halamanan ng Eden, ang Diyos po ay naghintay hanggang ngayon. Pero yung mga tao ay tumatakas pa rin. Na naghahanap ng ibang lalaki. Okay. Walang kontento. May kontento ba? May kontento? Na nalaman po natin yung story po dun sa dun sa Juan chapter 3. Isang Samaritana. Okay? Alam po natin yung storya. Ilan po ba yung asawa niya? Ilan po ba yung asawa niya? Limang asawa. Ano pong ibig sabihin, limang asawa?
So doon po natin nakikita yung buhay ng itong babae, Samaritana. Limang asawa. So sa mga limang asawa ito, walang sino mang nakapagbigay na tunay na kaligayahan sa itong babae. Kaya sabi ni Jesus, tama ang sinabi mo, meron kang limang asawa. Pero ang kasama mo ngayon, hindi din asawa mo. Yung asawa, sino po yung tunay na asawa natin? Sabi ng Diyos, your maker is your husband, your maker. Your maker is your husband. Dapat manumbaldik sa ating Diyos para makaroon po ng tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan, tunay na kasiyahan. Pero yung mga ginagawa po ng mga tao sa ngayon po, naghahanap pa rin sila ng ibang asawa. Pero walang sino mang makapagbigay ng kaligayahan. Kaya yun po ang yung position, unang position po, tapos bumagsak po tayo sa unang position sa pamamagitan ng kasalanan ni Eva saka si Adan. Tapos para manumbalik po tayo sa kanya, meron po siyang ginawa. Yun po yung tingnan po natin ngayon. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verse 25. Verse 25, isang talata muna po. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. So ito po yung sinabi ni Apostle Pablo sa mga asawang lalaki. Sabi po niya, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo. Gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia. Si Kristo ay nagmahal sa iglesia. At ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa iglesia. So, ano po yung ginawa ni Kristo para sa iglesia? Ibinigay niya yung kanyang sarili. Parang ganito po, ibinigay ni Kristo yung kanyang sarili para sa isang babaeng, isang bayarang babae. Pwede, kaya ba natin gawin ito? Pwede ba natin mamatay para sa isang bayarang babae na umalis sa akin? Umalis na sa kanyang asawa? So, halimbawa, may isang husband na iniwanan ng kanyang wife. Pumunta po siya sa ibang lalaki. Yung husband na ito, pwede ba siyang mamatay para sa kanyang wife na umalis na? Ayaw. Galit na galit siya. Yung puso ng itong husband, puno ng mga galit at puot. Kahit babalik siya, hindi ko siya tatanggapin. Umalis na siya sa, iniwanan niya ako. Pumunta na siya sa ibang lalaki. Hindi ko na siya tatanggapin. Galit na galit sa puso ng itong husband. Pero ano po yung ginawa ni Kristo para sa atin? Ibinigay niya yung kanyang sarili para sa mga makasalanan na umalis sa kanya.
Naghahanap pa ng kaligayahan sa mundong ito. Tumitingin sa mga magagandang bagay. Pero nung wala pa po tayo sa mundong ito, nung makasalanan pa tayo, so namatay si Jesus doon sa cross at dumanak po yung kanyang dugo para sa akin, para sa atin, at ibinigay niya yung kanyang buong buhay para sa isang bayarang babae, katulad ko, katulad natin. So, bihira po ito nangyari. May purpose po doon. Bakit namatay, bakit ibinigay ni Jesus yung kanyang sarili para sa atin? May purpose. Verse 26, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghugas ng tubig sa salita, upang kanyang mahiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. So gusto niya po, bumalik po tayo sa kanya. At maging ganito po, walang dungis, maluwalhating iglesia, walang batik, walang spot, okay? Walang spot, batik, walang kulubot. Ano po yung kulubot? Mga wrinkle. So, makinis, makintap, malinis. So gusto ng Diyos na may harap po tayo sa kanyang harapan, ganitong maluwalhating iglesia. Ito po yung purpose. Kundi siya ay maging banal at walang dungis. Banal at walang dungis. So, tingnan po natin yung ating sarili. Nangyayari po ba ito sa atin? Nangyayari po ba ito? Parang malayo pa. Marami pang batik, marami pang dungis, hindi pa makinis, marami pang tulis sa ugali, marumi pa rin. Parang malayo pa tayo sa ganitong mga kalagayan. Malayo pa tayo sa maluwalhating iglesia, glorious church, maluwalhating iglesia. Parang malayo pa tayo. Pero ang ginawa ni Jesus, kahit ganito man tayo, kahit anumang condition po tayo, okay, ibinigay niya yung kanyang sarili para sa atin. Yun po ang pag-ibig ng Diyos. Bayarang babae tayo na nag-i-enjoy pa sa saliputan, naghahanap ng mga Diyos-Diyosan, naghahanap ng mga ibang mga lalaki, tumitingin pa rin sa mga magagandang bagay. Ganun pa man, ibinigay ni Jesus yung kanyang buhay para sa atin, para manumbalik po tayo sa kanya at maging ganitong maluwalhating iglesia. Yung mga kapatiran, kung kilala po ninyo ang Diyos, kung kilala po ninyo si Jesus, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, kasali po kayo sa maluwalhating iglesia, kaluwalhati. Kahit ano pa man yung background mo, okay lang. Huwag po kayo nasa kulungan ng inyong nakaranas na panahon. Ay, ganito ako. Lumaki ako sa ganung mga kalagayan. Kalimutan na lang, nakalipas na. Huwag po kayo nasa kulungan pa. Huwag po kayo nasa kulungan pa ng inyong nakaraan na panahon. Nakalipas na. Yung family background, mga experience mo sa dati, madungis, maraming mga yung batik, pero nakalipas na. Kasi sabi ng Diyos sa atin, bayarang babae ka noon, bayarang babae.
Pero ang mahalaga po sa Bible, mahalaga po ay yung pag-ibig ni Kristo na ibinigay niya sa atin, yung kanyang buhay, namatay siya sa cross para maging ganito tayo. Baluwalhating Iglesia. Babaeng ikakasa. Kaya kung isang tao po ay na-save, naligtas na, alam niyo po ba kung ano ang mangyari? Yung kanyang hitsura muna, may changes, yung hitsura. Yung dating hitsura, ay okay lang. Kung gusto, walang nag-iingat sa kanyang hitsura. Pero kung isang tao pa ay ligtas na, nag-iingat po siya sa kanyang hitsura muna. Kasi maluwalhating Iglesia. Kahit hamak ako sa mata ng ibang tao, pero sa loob ko may Holy Spirit. Ako pala ay templo ng Diyos. Dapat ayusin ko yung templo na ito. Hindi pwede marumi yung templo ito. Hindi pwede pangit po yung hitsura. Hindi po marumi yung hitsura ng itong templo. Kaya yung mga mukha, yung mga suot, yung mga hindi katulad nung dati, unti-unti may changes. Dati daming mga accessory sa mga kung saan man, pero unti-unti bumabawas. Dati yung buhok, mga maraming kulay sa buhok, mga colorful, kulay yellow, kulay red, kulay green, meron ba kulay green? Dati my style dati ganito. Pero unti-unti nagiging maayos yung buhok, yung mga damit. Hindi ko ibig sabihin yung mahal, mamahalin na damit, yung maayos na damit. Mga butas, dati maraming butas sa mga jeans. Pero ngayon, dati maraming mga maiksi yung mga pants o mga suot, daming mga exposed, pero unti-unti nagiging maayos. Bakit po? May asawa na ako. May kasali ako sa babaeng ikakasal. Okay. Tapos yung pagsasalita, yung pananalita, unti-unti nag-change. Yung mga etiketa, unti-unti natutunan. Etiketa naman, etiketa. Para walang problema sa evangelism. Para mapansin po nila, ay itong mga kakilala ko, unti-unti nag-change. May dati walang galang sa pagsasalita, pero ngayon, lagi may respeto sa pagsasalita. Lagi may ingat, nag-iingat siya sa kanyang pagsasalita. May etiketa. Iba na yung hitsura, mukha. Yung mga kilos, may changes. Dahil, meron tayong asawang lalaking ikakasa. Unti-unti, kailangan ihanda natin yung ating sarili. So dito po Ephesians chapter 5 verse 25 to 26. Ang ginawa ni Kristo para sa Iglesia ay verse 25, ibinigay niya yung kanyang sarili. Unang Korinto chapter 12 verse 27, Unang Korinto. Unang Korinto chapter 12 verse 27. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y may bahagi. Kayo ang katawan ni Kristo at bawat isa ay mga bahagi. Kaya nung tayo po ay mahihina pa, nung tayo ay makasalanan pa,
nung tayo ay masama pa. Namatay si Jesus para sa atin. Tapos, na ipatunayan po niya yung kanyang pagmamahal sa atin. Kasi po, minsan po yung mga, sa mga tao, may duda po sila sa pag-ibig ng Diyos, may duda. Ganito ang buhay ko noon, ganito, magulo ako, magulo ang buhay ko noon. Tapos, napakasama yung ginawa kong kasalanan. Pag babalik ako sa Panginoon, tatanggap ba niya ako? Tatanggap pa niya ako. Baka may question doon sa pagtanggap ng Diyos sa akin. Pero hindi po kailangan so magduda doon. Dahil napatunayan na yung pag-ibig ng Diyos, saan po? Doon sa cross. Doon sa cross ni Jesus, napatunayan na ang pag-ibig ni Jesus Cristo. Kaya sa Bible Seminar, meron po, kilala po natin yung storya na isang lalaki na sa kulungan. May question po siya, di ba? Baka hindi ako tatanggapin ng asawa ko. Matagal na. Kaya gusto kong malaman kung kamusta na yung puso ng asawa ko, yung wife. Tatanggapin pa niya ako o hindi. Kaya nagsulat po siya ng isang letter para sa kanyang asawa, wife. Tapos, lalabas ako. Pero, di ko alam kung tatanggap ka sa akin o hindi. Kung may willing ka na tumanggap sa akin, sana ilagay mo yung yellow ribbon sa puno sa tabi ng bahay. Yellow ribbon. Yun ang magiging sign sa akin. Pag nakita ko yung yellow ribbon sa nakalagay sa puno, so doon ko malalaman na yung tatanggapin mo ako o hindi. Kaya sa araw na lumabas po siya sa kulungan, so habang nakasakay siya sa bus, so kamusta yung puso? So nervous, di ba? Nervous. Nervyoso. Baka walang yellow ribbon. Kung walang yellow ribbon, anong plano niya? So, hindi siya bababa doon sa bahay. Pag walang yellow ribbon. So, pass na lang pass. Yun ang iniisip niya. Kung walang yellow ribbon, hindi ako bababa. Pass na lang. Pass by. Pero nung dumating po siya sa bahay, anong ilang yellow ribbon nakita niya? Isa lang? Sobrang dami. Sobrang daming yellow ribbon nakalagay doon sa puno. Bakit sobrang dami? Iniisip ng wife, Mrs., pag isa lang nakalagay, baka mahulog. Pag mahulog yan, yung asawa ko ay hindi niya makikita yun. Kaya hindi lamang isang yellow ribbon. Dalawa, kulang. Yung dalawang yellow ribbon, kulang pa. Tatlo, kulang pa. Baka mahulog yan. Malakas yung hangin. 10,000, kulang pa. Kaya buong magdamak, yung puno ay puno ng yellow ribbon. Ganun po yung puso ni Jesus Cristo. Yung mga verses ng salvation, mga ilang verses, nabasa nyo po ba? Binilang po ba yung mga verses about salvation? Isa o dalawa lang? Hindi po. Yung buong Biblia po ito ay puno na. Puno ng mga salvation verses, gospel verses. Iniligtas niya ako, tinubos niya ako, napatawad niya, pinatawad niya ako, natubos na, napatawad na, nahugasan na ako. Sobrang dami po ng mga gospel verses ay nakasulat sa Bible. Parang yellow ribbon. Para hindi natin
papasa yung mga salvation sa Bible. Yung pag-ibig ni Kristo ay napatunayan dun sa cross ni Jesus. Kaya, nung nakita po natin si Jesus na ipinako sa cross, ano po yung nangyari sa ating puso? Doon po natin nakita yung pag-ibig ni Jesus. Ah, minahal pala niya ako. Kahit umalis na ako sa kanya, kahit nag-enjoy ako sa lahat ng mga kalukuhan sa mundong ito, nalubog ako sa mga kasamaan, katusuan sa mundong ito, pero nagmamahal pa rin po siya sa akin, nagmamahal pa rin. Tapos namatay siya sa cross para sa isang makasalanan, bayarang babae katulad ko. Tapos naghihintay siya hanggang ngayon, naghihintay. Yun po yung pag-ibig ng Diyos. Kaya ano po yung ginawa natin? Bumalik na ako. Babalik ako sa Diyos. Bumalik na. Kaya nakabalik na tayo sa Panginoon. Yun po yung salvation. Yung salvation po ito, salvation po, ay ito po yung mga meaning. Pagbalik ng isang bayarang babae sa kanyang unang asawa. Yun po yung salvation. Pagbalik ng isang bayarang babae sa kanyang dating asawa. Dahil nakita ng itong bayarang babae ang sakripisyo ng kanyang asawa. Namatay siya para sa kanya. Kaya doon na tunaw yung puso niya, doon na kita niya yung puso ng asawang lalaki, kaya iniwanan po niya yung kanyang dating pamumuhayng makasalibutan at bumalik na siya sa dating asawa. Yun po ang salvation. Yun po nangyari sa ating puso noong ligtas na tayo. Second Corinthians chapter 11. Balik po tayo sa Second Corinthians chapter 11 verse 2. Second Corinthians chapter 11 verse 2. Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makajos na panibuko sapagkat kayo ay itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo ay mahiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na berehen. So ito po yung ginawa ni Apostle Pablo. Ano po yung sabi ni Apostle Pablo? Kayo itinakta kong mapangasawa ng isang lalaki. Sino po itong isang lalaki? Si Kristo. Mapangasawa ng isang lalaki na kayo ay maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na berehen, yung babaeng ikakasal. Lahat po ng mga Kristiyano po, lahat po ng mga Kristiyano ay isang malinis na berehen o isang babaeng ikakasal. Sino po yung asawa? Kristo. Yun po yung position po ng isang Kristiyano. Position. Verse 3, unit, ako ay natatakot. May takot po si Apostle Pablo. Ako ay natatakot na kung paano si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuan, ang inyong mga pag-iisip ay may ligaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Ano po yung takot ni Apostle Pablo? Ligtas na kayo, ligtas na, bumalik na kayo kay Kristo. Pero baka mailigaw kayo mula sa katapatan at kadalisahan kay Kristo. Baka titingin pa kayo sa ibang lalaki sa salibutan. Yun po yung pag-worry ni Apostle Pablo. Buti nga, nakabalik na kayo sa kay Jesus, sa Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero habang buhay pa tayo sa mundong ito, ano pa meron? Yung tukso. Meron pang tukso ng salibutan. Meron pa pong mga temptation ng mundong ito. Katulad po ng ginawa ni Ahas doon sa halamanan ng Eden.
Yung temptation, yung tukso ay nandyan pa rin sa ating pamumuhay Kristiyano. Ibang lalaki na gwapo, matalino, mga handsome, matangkad ay nakasmile tungo sa iyo, nakasmile. Kaya baka mahila ka ng mga handsome guys. Yun po yung pag-worry ni Apostol Pablo. Ganoon din po yung mga magagandang babae sa salibutan, mga mapuging lalaki sa salibutan, yung mga kayamanan sa salibutan. Tingnan po natin dito yung mga salitang katapatan at kadalisayan. Matapat at dalisay. Dalawa po, di ba? Dapat ganito po yung ating puso kay Kristo. Matapat na puso. Ano po yung matapat na puso? Unchanging. Unchanging. So, dalawa po yung itong dalawa po ay nabanggit po ni Apostol Pablo. Mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Matapat, unchanging. Ganun tuloy-tuloy, unchanging, matapat. Ano po yung kadalisayan? Walang halo. Mahalaga po yung dalawa. Unchanging, tapos walang halo, pure. 50-50, parang ganun po, mga isang babaeng ikakasal. Meron na yung babaeng lalaking ikakasal. Pero, 90% lang ng puso sa kanya, 10% sa ibang boyfriend. Pwede ba? 10%. Kasi 90% malaki para sa lalaking ikakasal. Pero 10% sa puso ay nasa ibang boyfriend. Pwede ba ganun? Hindi pwede. Dapat 100%. Yan po yung kadalisayan. Pure. Yan po yung hinihingi ng Diyos sa atin. Hinihingi. Hindi po yung dalawa, yung kalahati, 50% sa akin, 50% sa ibang lalaki. Hindi pwede ganun. Dapat isa lang. Verse 4, chapter 11, verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapakat kung may dumating na ang nangangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo ay tumanggap ng ibang Espiritu na hindi ninyo tinanggap noon, o ibang Ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, kayo ay kaagad na nakakapasakop doon. So, ibang Jesus, ibang Ebanghelyo, ibang lalaki, ibang babae. Pag dumating na ibang mga temptation, madali kang nagpapasakop doon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, natatakot ako. Baka mailigaw ang inyong puso mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Dapat isa lang sa ating puso. Kaya isang napakahalagang puso po bilang isang babaeng ikakasal ay ito, matapan na puso at may kadalisayan, madalisay na puso, yung pure sa Diyos lang, sa Diyos. Lalo na po sa ating panahon, 'di ba? Saan po kayo tumitingin? Okay.
Sa loob ng 20 hours, 24 hours, saan po kayo tumitingin? Sa Diyos lang pag tumitingin tayo? O magkamas maraming oras sa YouTube tayo tumitingin? Kasi may magaganda doon. May magagandang bagay ng salibutan ay nasa mga internet. Nabalitan ko po na ipinagpabawal ng government yung mga internet game, mga mobile game. Anong tawag? League of Legends? Oh, kasi lahat ng mga halos lahat ng mga kabataan ay nakafocus lang sa mga games. Kaya yun ang mga gagawin daw nila ng government, ipinagpabawal. Okay. Kasi nag-uuri sila baka magiging value lahat ng mga kabataan dito dahil sa mga games. Kaya sabi ko tama po yung decision nila. Kasi yung mga kabataan hindi pa makontrol yung kanyang sarili. Kulang po sa control sarili. Self-control kulang. Kaya kung nakafocus sila, doon tuloy-tuloy magdadamak sila. Magpupuya sila. Kaya nasa quarantine, nasa bahay, okay lang sila, masaya pa rin sila kasi may internet, may game sa kwarto. So, check-in po natin yung ating sarili kung saan po tayo tumitingin. Kung saan po tayo tumitingin. Kasi mahalaga po yung ating pag-tingin. Psalm Awit chapter 101. Awit chapter 101 verse 3. Hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mga mata ang anumang hamak na bagay. So, anong sabi dito? Ito po yung mga resolution ng isang Kristiyano. Hindi ko ilalagay sa harap ng aking mga mata ang anumang hamak na bagay. Anumang hamak na bagay ay hindi ko siya titingnan. Aalisin ko anumang bagay na hamak o marumi, hindi karapat-dapat sa harap ng Diyos sa mata ko. Hindi ako titingin sa ganung bagay. Sa ating panahon po, lalo po nasa quarantine po tayo, maglagay po tayo, magingat po tayo sa ating pagtingin sa mata. Magingat po tayo sa ating mata, sa ating pagtingin. Kasi po, anumang pumapasok sa inyong mata, so, doon po nagsisimula yung mga takbo ng isip. Tama po ba? Pag i-close mo yung mga mata, ano ang iniisip ninyo? Ano ang pumapasok sa inyong isip? Pag close natin yung ating mata, anong pumapasok sa inyong isip? Bakit sabi ng Diyos, bakit i-close natin yung ating mata sa prayer? Para mag-focus sa Diyos, di ba? Para mag-focus sa Diyos. Habang tumitingin po tayo sa internet, pwede ba tayo manalangin? Hindi po, kasi daming mga bagay pumapasok sa isip. Pag pumasok sa ating mata, yung mga anong nangyayari sa ating utak, yung mga isip tungkol sa inyong nakikita, yun po yung nangyayari sa inyong isip. Kaya 1 hour, madali lumipas. Yung 2 hour, madaling nagugugol doon. Minsan, kinakalimutan po natin yung plano ko.
Nagbuksan yung internet para gagawin yung mga project mo, pero habang nag-research ka sa internet, makakalimutan mo kung ano ang project mo. Kaya minsan, bakit binuksan ko yung internet? Chapter 119, Awit, chapter 119, verse 37. Ilayo mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluan. Ilayo mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluan. Walang kabuluan. Hamak na bagay, walang kabuluan, the same meaning. Hamak na bagay, walang kabuluan. Ilayo mo ang inyong mga mata. Ilayo mo ang aking mga mata sa pagtingin sa ganung bagay. So, napakahalaga po yung ating mata. Kaya Numbers, pumunta po tayo sa Numbers, chapter 15. So, Bilang, o Numbers, chapter 15, verse 39. 37, Numbers chapter 15 verse 37, nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila ay gumawa ng mga tirintas sa mga laylayan ng kanilang mga damit sa buong panahon ng kanilang mga salinlahi at kanilang patungan ang tirintas ng bawat laylayan ng isang panaling asul. Verse 39. At sa inyong magiging isang tirintas upang inyong pagmastan. At inyong maalala ang lahat ng mga utos ng Panginoon at gawin ang mga iyon, upang huwag kayong sumunod sa inyong sariling puso at sa inyong sariling mga mata at sinsanhi ng inyong pagkikiapit. Yung tirintas o tassel, yung kulay, yung blue, yung panaling asul. So, bakit sabi ng Diyos kay Moises, ilagay mo ito sa inyong mga damit dito sa laylayan ng kanilang mga damit, yung mga tirintas, tapos yung mga tasol, tapos yung panaling asul. Ito po yung mga reminder. Dahil alam naman ng Diyos yung ating isip, yung takbo ng isip ay madalas maapektuhan ng ating pagtingin. Tama po ba? Yung ating pag-isip po, yung takbo ng isip ay madalas maapektuhan ng ating pagtingin. Pag bumabasa ka ng Bible, ano ang tumatakbo sa inyong isip? Ano ang pumapasok sa isip? Yung tungkol sa kaloba ng Diyos, di ba? Yung repentance, nakamali pala ako. So, chine-check natin yung ating sarili sa habang nagbabasa ng Bible. Tapos, nakikita natin yung pangako ng Diyos, yung kaaliwan ng Diyos. Pero pag tumitingin po tayo sa ibang mga bagay, iba na yung takbo ng isip. Kailangan po natin i-control yung ating pagtingin, yung ating mata. Ilang araw nakalipas, nakausap ko yung anak ko. Anak, sana matutunan mo i-control yung mga sarili, yung self-control. Sana matutunan mo ang self-control. Kasi yung time, oras, dapat marunong ka mag-manage.
ng time control. Kasi minsan, yung alam niya sa ulo, saka yung ginagawa niya ay malayo. Alam niya kung ano ang tama o mali. Pero yung kanyang ginagawa ay minsan malayo sa kanyang pagkaalam. Kaya sabi ko, anak, sana matuto kang makontrol ng sarili. Kaya sabi niya sa akin, Tay, ilalagay ko yung mga post-it, mga pang-memo sa laptop ko para hindi ko makalimutan kung ano ang dapat kong gawin. Yung nang suggestion niya, sige, try mo. Idikit mo yung mga maliit na papel sa laptop screen para makita mo lagi yung mga dapat mong gawin. Para yun muna unahin. Kaya, idikit po niya yung mga paper, mga sticker doon sa laptop screen. Para makita lagi. Reminder. Kaya minsan, yung mga magagandang words of God sa mga Facebook, yun din yung nagiging reminder sa atin, di ba? Mga selfie, daming mga selfie nakikita natin. Anong uri ng reminder yan? Yung selfie ba yung nagiging reminder? Yung sana, i-share po natin yung words of God sa Facebook. Sa halip ng daming mga picture. Okay. Tapos yung mga cellphone main screen. Diba? Anong nasa yung main screen ng cellphone? Reminder sa atin, di ba? Lagi nakikita natin, tumitingin tayo sa cellphone. Kaya yung mga main screen, tapos yung mga nakalagay, yung ano ang nasa ibabaw ng table ninyo sa table, ano ang nakalagay sa mga pattern ninyo sa bahay. So gamitin po natin lahat para sa reminder. Mga words of God, edikit nyo. Words of God, verse, Bible verses, ilagay mo sa table mo para makita mo yung mga reminder. Lagi ilagay mo yung Bible. Sa table, lagi ilagay mong Bible para mas madali mabuksan. So, kailangan po natin si Satanas po, nagtagumpay po siya sa halamanan ng Eden. Tama po ba? Kaya kumain sila ng pinagpabawal ng prutas. At pinalis po sila ng Diyos. Kaya yung puso ng Diyos ay nalungkot. Yung buhay ng mga tao ay naging mahirap. Sino lang masaya? Satanas lang masaya. Nung nabasak yung relation sa pagitan ng Diyos sa atin, si Satanas, natuwa siya. Pero ngayon, so nanumbalik na tayo. Nakabalik na tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakilang sakripisyo ni Hesus Kristo. Na-restore na yung relation. Tapos nag-enjoy na tayo ng napaka sarap na fellowship sa pagitan ng ni Kristo sa atin. Nasa aking puso yung banal na Espiritu na bubuhay. Umaakay siya sa akin, tumutulong sa akin. Sino pang nag-iinggit doon? Si Satanas. Sinisikap niyang sirain ang fellowship na ito sa pamamagitan ng ibang lalaki, ibang babae, ibang mga tukso ng salibutan. Pag-enjoy po tayo sa fellowship sa Diyos. Sino pong nag-iinggit? Si Satanas.
Kaya gumagawa siya ngayon. Gumagawa siya hindi lamang sa puso ng mga unbelievers, pati doon sa puso ng mga believers. Si Satanas po hindi po siya sumusuko sa kanyang gawain. Si Satanas po ay kumikilos pa siya ngayon, hanggang ngayon, para masira yung fellowship natin sa Diyos. Para masira. Yun po yung pinaka-target ni Satanas. Pero hindi pwede tayo bumalik sa salibutan. Kasi galing po doon sa salibutan. Galing po doon sa salibutan. Hindi na po pwede bumalik doon sa salibutan. Alam natin kung ano ang lasa ng salibutan. Ma-experience po tayo. Lasa ng alak. Alam niyo po ba? Lasa ng alak? Lasa ng ibang mga yung kasiyahan. Alam natin. Sa una lang, matamis. Sa una. Pero sa dulo, mapait. Sandali lang matamis. Pero mas mahaba, nahirapan po tayo sa bunga ng kasalanan na mapait. Hindi pwede bumalik doon. Mateo chapter 6, Santiago chapter 4. Santiago chapter 4 verse 4. Mga lunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa salibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya sino mang nangnanais na maging kaibigan ng salibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? O inisip pa ninyo na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan na ang espiritu na pinatira niya sa atin ay nagnanasa na may paninibuko? Mga lunya, okay? So, tandaan po natin kung sino ang mga lunya. Yung mga lunya, di ba bayarang babae? The same meaning. Mga lunya meaning dalawang lalaki. Sila po ay tinatawag na mga lunya. Dapat isala. Okay. Kaya, yung topic po natin ngayon, babaeng ikakasal. Babaeng ikakasal. Yung puso ng itong babaeng ikakasal ay nakafocus lang sa isang lalaki na ikakasal. Kung tumitingin po siya sa dalawang lalaki, hindi po siya pwedeng tawaging babaeng ikakasal. Yung babaeng ikakasal ay dapat tumingin sa isang lalaki lang. Pag tumingin po siya sa dalawang lalaki, tatlong lalaki, ano po yung tamang tawag sa kanya? Mangang alunya. Mangang alunya. Yun po yung meaning ng mangang alunya. Ang pakikipagkaibigan sa salibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Okay? Yung takpo ng salibutan, tapos yung plano ng Diyos ay makaiba po, makamalayo. Yung plano ng Diyos, yung pangnanasa ng Holy Spirit, saka yung takpo ng salibutan ngayon, ay napakalayo-malayo. Hindi pwede makasama po itong dalawa. Kaya sabi dito, pakikipagkaibigan sa salibutan ay kaaway ng Diyos. Pakikipagkaibigan sa Diyos ay pakikipag-away ng salibutan. Verse 5, ang espiritu na pinatira niya sa atin ay mangnanasa na may paninibuko. Yung paninibuko, ano po? Jealous. Bakit po yung Holy Spirit may ganitong jealous? Dahil may pag-ibig siya. Nang mamahal po siya sa atin.
Nang mamahal siya sa akin, yung kanyang mata ay sa akin lang tumitingin. Kaya kung tumitingin ako sa ibang lalaki, ibang babae, may jealous. May jealous. Unang Juan chapter 2 verse 15. Unang Juan chapter 2 verse 15. Huwag ninyong ibigin ang salibutan ni ang mga bagay na nasa salibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa salibutan. So, the same meaning. Salibutan. Ano po ang nasa salibutan? Kasi galing po tayo doon. Alam natin kung ano ang nangyayari sa salibutan. Ano ang hinahanap ng salibutan? Ano ang hinahabol ng salibutan? Alam po natin yun. May idea po tayo. Taga doon tayo, taga salibutan. Pero, di ba nung tinawagan tayo ng Diyos, iniwanan po natin salibutan at nagtungo na numbalik po tayo sa Panginoon. Nakabaling na po tayo sa unang husband. Bilang isang taong ligtas na nakabalik sa unang husband, sabi ng Diyos, di ba? Your maker is your husband. Nagkabalik na po tayo sa Panginoon. Pwede ba tayo umibig pa rin sa salibutan? Hindi na po pwede. Dalawang Panginoon, hindi pwede. Dalawang husband, hindi pwede. Dalawang wife, hindi pwede. Dapat isa lang nasa ating puso. Yun po yung puso ng babaeng ikakasal. Kaya yung mga kapatiran, so tingnan po natin yung ating puso. Kung ano pa ang nasa ating puso. Panginoon ba nasa ating puso? Panginoon lamang? O baka mayroon din yung ibang salibutan? Isang kwarto, Panginoon. Sa kabilang kwarto, salibutan. Nakakalungkod ang Diyos sa ganung mga divided na puso. 16, sapagkat ang lahat na nasa salibutan, ang masasamang pangnanasan ng laman, pangnanasan ng mga mata, at pangmamata sa buhay. Hindi mula sa Ama, kundi sa salibutan. Ang salibutan at pangnanasan nito ay lumilipas, unit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Pangalawa po, mahalagang bagay sa isang babaeng ikakasal ay hindi matulog. Gising, nakagising na babaeng ikakasal. Matthew chapter 25. Pumunta po tayo sa Matthew chapter 25. Verse 1. From verse 1, babasahin ko po. Ang kaharian ng langit ay may hahambing sa 10 berihen na kumuha ng kanilang mga ilawan at lumabas upang upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang lima sa kanila ay may hangal at ang lima ay matatalino. Sapagkat nang kunin ng mga hangal ang kanilang mga ilawan, hindi sila nagdala ng langis. Unit ang matatalino ay nagdala ng langis sa mga lalagyan na kasama ng kanyang mga ilawan. Samantalang na antala pa ang lalaking ikakasal, inantok silang lahat at nakatulog. So ito po yung napakahalagang parable o lesson dito.
kaharian ng langit ay magiging ganito, kaharian ng langit. So, sampung berehen. Limang hangal, lima matalino. So, sampung berehen po ay meron silang lahat ilawan. Ilawan. So, dito po, isusulat ko. Ilawan. So limang berihen, limang hangal, tapos yung limang matalino. So lahat po sila may ilaw, may ilawan. So may ilawan po lahat, pero yung hangal po lima, walang langis. Ito po, ilawan meron pero walang langis. Ito, limang matatalino. So ilawan meron, tapos langis meron. So ano po yung meaning ng ilawan ito? Lahat po sila may ilawan. Ito po ay meaning ng spirit. Pero yung langis po ito, ano po yung meaning ng langis? Ito po ay Holy Spirit. So ano po yung meaning? Limang hangal, hindi sila ligtas. Yung limang matatalino, ligtas po sila. Ligtas. Okay. Ito po yung basic meaning. Kaya ilawan, so lahat po sila may espiritu, pero lima lang may Holy Spirit. Limang hangal, wala silang Holy Spirit. So isang verses lang po, isang verses tingnan po natin para may idea po tayo tungkol sa langis. Lucas chapter 4. Babalik po tayo mamaya dito. Lucas chapter 4 verse 18. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat ako ay hinirang ang anya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Sa daming mga verses po, nakikita po natin yung meaning ng langis. Yung meaning po ng langis ay Holy Spirit. Kaya balik po tayo sa studya po sa Matthew chapter 25. Ang problema po, silang lahat ay inaantok. Inaantok silang lahat at nakatulog. So, ganun po ang mangyayari. Okay? Pati yung mga anak ng Diyos ay inaantok pa rin. Kasi matagal, di ba? May nagsabi na matagal na sinasabi malapit na second coming, malapit na second coming, pero hindi pa pala. Kailan kaya yun mangyayari? Parang ginagawa po nila yung joke. Malapit na daw, pero wala pa. Kahit sa mga Christian po, kahit sa mga Kristiyano, habang natatagal po yung kanyang mga second coming, hindi pa nangyayari. So, nalulubok po yung kanilang puso sa alalahanin sa buhay, sa mga pangnanasan ng laman. Ibig sabihin, antok. Antok sila sa mga makalupang bagay. Pero dumating na po ang araw. Pumunta po tayo sa Lucas chapter 21. So tingnan po natin kung anong meaning ng antok.
at nakatulog. Lucas chapter 21 verse 34-36. Subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. Biglang dumating ang araw na yon na parang bitak, sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Kaya tatlong uri ng antok dito, tatlong uri ng tulog. Tulog sa katakawan, tulog sa kalasingan, tulog sa mga alalahanin sa buhay. So madalas po dito po tayo natutulog. 10 berihen. Pero dumating na po yung araw na bumalik yung kanyang dumating yung lalaking ikakasal. Matthew chapter 25 verse 5. Verse 6, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit ng hating gabi na ay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas kayo upang salubungin siya. Hating gabi, habang nakatulog po sila, dumating na po yung lalaking ikakasal. Yung mangnanakaw po, mangnanakaw, kailan po sila pumapasok sa bahay? Sa araw o sa gabi? Sa gabi po. Bakit sa gabi sila pumapasok sa bahay? Dahil natutulog sila. Kaya sa kanyang pagbalik ng Panginoon Hesus Kristo, sino po ang makakasalubong sa kanya? Yung mga nakakagising. Yung mga nakakagising. Yung mga limang matalino na nakainaantong, nakatulog, pag narinig po nila yung sigaw, gumising po sila, buti nga meron silang langis. Kaya agad po silang pumasok sa loob ng pinto. Pero yung mga limang hangal, wala po silang langis. Kaya humingi po sila ng langis sa mga limang matalino, pero ayaw nila ibigay kasi baka kulang pa. Kaya sabi ng limang matatalino, bumili ka ng langis at balik dito. Pero nung bumili po sila ng langis at bumalik na, ano po yung nangyari? Nakasara na yung pinto. Kaya verse 10. At habang pumupunta sila upang bumili, dumating ang lalaking ikakasal. Ang mga nakapaghanda ay pumasok na kasama niya sa piging ng kasalanan at isinara ang pintuhan. Sino lang po pumasok? Nakapaghanda. Tandaan po natin ito. Sino lang po pumasok? Nakapaghanda. Yung mga Christian po na natutulog, baka may kapatiran na natutulog ngayon sa mga alalahanin sa buhay, sa mga iba't ibang uri ng pangnanasa. Pero kailangan po natin gumising tayo. Kailangan po check-in po kung may langis tayo o wala. Baka ilawan, hinahawak mo, tapos akala mo, ready na ako. Baka ilawan na lang hinahawak mo ngayon. Okay. Check-in po natin yung ating sarili kung may langis po tayo o wala langis. Yung langis ay Holy Spirit.
Relation po ito, relation. Yung personal relation, fellowship po natin sa Diyos, dapat mangyari araw-araw. Yung Sunday Christian, meron po silang anyo ng Christian, dumadalo sa simbahan, yung kanyang katawan na sa church, kung may gawain. Pero baka walang langis po sila, walang personal na fellowship o mga relation sa Diyos. Kahit nasa quarantine pa tayo, hindi pwede huminto yung ating Christian living, yung ating fellowship sa Diyos. Hindi pwede huminto. Kasi may kasama pa rin tayo sa bahay, sa kwarto. Sino po yung kasama dyan? Ang Diyos. Yung Bible reading, napakahalaga po. Yung prayer, napakahalaga po. Yung mga sharing ng gospel sa mga kinikilala natin, kahit online, kahit DVD, kahit hindi na po pwedeng mga mass gathering sa church, katulad po nung dati, hindi ko alam kung makakabalik pa tayo sa dating ginawa natin. Hindi ko sure. Pero kahit papaano, may paraan pa tayo. May paraan kung hinahanap natin. Yung prayer, yung Bible reading, tapos yung fellowship sa online, kung walang ibang mga katabing kapatiran na pwedeng makausap, sa Diyos, mag-usap tayo. Pray. Yun po ang evidence na may langis ako, may langis. Verse 11, pagkatapos dumating naman ang ibang mga berihen na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Unit, sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya maging handa kayo sapagkat hindi ninyo alalaman ang araw o ang oras. Late na. Pagdating po nila sa pintuhan, pagbuksan mo kami, pagbuksan mo kami. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Hindi kita kilala. Hindi ko kayo kilala. Saan? Taga saan ka? Taga sa libutan sila, di ba? Taga sa libutan. Yung kanilang puso, alam ng Diyos. Kung may langis o wala. Kaya, sa itong panahon ng quarantine, COVID, kahit papaano na binigyan po tayo, pinakalooban tayo ng Diyos ng ganitong pagkakataon, yung sana, yung mga kapatidan na nanghina o bumagsak sa kanilang pananampalataya ay bumangon muli. Tapos, siyasatin po natin yung ating sarili at ihanda po natin yung ating sarili sa kanyang pagbalik. So, yung ating position po, ano po yung position po natin? Babaeng ikakasa. Okay, let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa inyong pagsama at pagturo sa amin ng inyong dakilang kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon, upang maging handa po kami sa inyong pagbalik. Salamat pa rin sa lahat ng inyong mga ginagawa at ibinibigay niyo sa amin. Nawa tingnan po namin ang mga kaluluwa na sumisigaw at naghahanap ng salita ng Ebanghelyo sa mga araw na ito. At gamitin niyo po ang bawat isa sa amin upang maabutan po sila ng dakilang pangmamahal ng Diyos. Kahit hindi po namin nalalaman kung ano ang magaganap bukas, ipinagkatiwala po namin ang aming buong buhay
sa inyong dakilang kapangyarihan. Samahan niyo po kami hanggang matapos lahat po ng mga schedule o program ng itong Young Adult Retreat. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen. Okay, thank you. We are filled by the Holy Spirit, we can achieve the works of the Holy Spirit. Now, as the Bible says, Acts chapter 1 verse 8, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, to the end of the earth. Patuloy pa rin kami sa pagsunod. Tanawan Church, fighting! Believe!
believing in my world vision. Can we be the strange youth? Fight me, Lord, and be the Lord.